Ito na at muling nagsalita itong tiyahin nila ni Leobert at ni Jovelyn, no, na bunsong kapatid nga ng kanilang ina, na dito po ay pinaliwanag po niya itong isyo patungkol sa nabanggit na kinasuhan nga siya ng Pabilyang Galieno, ng isang policewoman at ng isang pastora. So malalaman po natin yan, panoorin natin itong video ni Sir Tami Abili. Pero bago po yan ay kumusta po ang lahat? Naway na sa mabuti pong kalagayan at ingat lang po tayo kung saan po tayo naroon. At sa mga palaging sumusuporta sa aking channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sa hindi pa po nakasuporta, paki-subscribe po ating channel at paklik ang notification bell para palagi po kayong ma-update sa aking mga gagawin pang mga video. At paki-like na rin ang ating video. Okay? So ito at panuorin muna natin itong video ni Sir Tami Abili para malaman po natin ang mga sasabihin po ng tiyahin nila ni Leobert. Yan, kasi pasensya tayo kasi medyo mga... Okay. Ayan ha. Okay, yan na, sige. Yun, mga kabigwas, andito na! Yan ha! Aba pa, babatiin ko muna sa'yo si Madam Uding. Magandang umaga sa'yo, ma'am. Ah, magandang umaga po sa inyong lahat. Kahit kinakabahan ako, okay lang po yan. Sige, sige. Talagang kinakabahan talaga, ha? Oh, sige. Abati ka muna, ma'am. Bumati ka muna. Sa mga nakikinig, magandang umaga sa inyo at yung aking mga mahal mga kapatid ko. Kahit hindi niyo ako pinapansin, okay lang. Ayun! Sabi naman, ano, mga kasangga, pati yung kanyang mga kapatid ay hindi na siya pinapansin dahil lang sa paglahad ng katotohanan. So sana po ay isipin po ng mabuti ng kanyang mga kapatid kung ano po ang ginagawa nitong kanilang bunsong kapatid na siya po ay nais lamang na ilahad yung pong katotohanan para po ay malaman po ng buong mga mamamayan na mga nakasuporta nga dito at nakasubaybay sa kaso po ni Jovelyn Galieno. At sa ngayon po ay alam po naman natin na tanggap na ng Pamilyang Galieno ang pagkawala ni Jovelyn Galieno, kaya ang tinatalakay po ni Sir Tami Abili at ang pinaglaman po nitong tiyahin ng nila ni Leobert ay yung patungkol nga sa pagdiin kay Leobert. Nais lang po ng tiyahin na paliwanagan po ang lahat at lumabas po yung katotohanan. Pero masakla po na hindi na po pala siya pinapansin ng kanyang mga kapatid, no? So kawawa po naman si ate na nagsasabi lamang ng katotohanan at ganun po ang nangyayari, no? So sana po ate ay laban lang po at andyan po si Sir Tami Abili. At kami po na mga sumusuporta din kay Sir Tami Abili ay patuloy din po na sumusuporta sa inyong laban. Kasi po mga kabigwas, gustong gusto po nila kasi yung kabila, nagpapahalata kasi kayong kasabwate. Ay gusto nila daw doon sa kabila, ay doon sa bandera magpapa-interview. Ano? Anong mangyayari sa atin? Pero ma'am, totoo po ba na nung galing na nagpa-interview ka sa akin dito, pinatawag ka sa barangay, kinasuhan ka ata. Gaano ba katotoo ito? So po yun na pinatawag ako ni Pastora. Mag-uusap daw po kami sa barangay. Pero ang nangyari po sa barangay na pag-uusap namin ay natruma lang po ako. Bakit? Paano? Bakit ka natruma? Kasi lahat na mga salita niya sa akin, hindi ko yun alam. Yung mga sagutan ng anak ko sa cellphone at saka ng pamangkin ko na si Junalyn, hindi ko po alam yun kung bakit sila nagsasagutan. Kumbaga yun po ang dinidikdik ni Pastora sa akin. Kaya hindi ko po talaga siya nasagot, pinabayaan ko po siya. Hanggang sa lahat po na bumigay po sa amin ng tulong nung nasa simbahan pa po ako. Nagulat po ako dahil lahat po yun na tulong na yun ay binuyboy niya po sa akin. Sinumbat niya po yun sa akin. Binuyboy ni Pastora? Opo. Ay sus, Ginoo ko, ano nangyari sa'yo, Pastora? Grabe, ano? Sangka, no? Itong si Pastora, hindi po kamag-anak ng mga Galieno, no? Siya ay isang pastura lang po nung kung saan po sila nagsamba itong mga Galieno family. Bakit po siya nakikialam po dito, no? At pinagbawalan itong tiyahe na magsalita. Ano ba ang mayroon kay pastura? Yun po ang malaking katarungan po, no? At
yun pong pag-aaway, kung totoo man po yung sinasabi na nag-aaway nga sa text yung anak ni Ate Uding at yung si Junalin, eh bakit nakikialam po yung pastura doon, di ba? Wala naman po siya doon, labas na po siya doon kasi pamilya po yan, eh, di ba? Mga kasangga, ano? So, bakit ba siya nakikialam? At talagang nais po niyang siraan itong si Ate Uding at binubuy-buy pa raw ng mga tulong, no? Kung hindi po nga iisipin na yung mga tulong na bigay niya kay Ate Uding ay siguro galing din po yun doon sa simbahan, ano? At ibig sabihin doon ay galing po yan sa mga donasyon po ng mga member po ng kanilang simbahan, no? At bakit ay ibubuy-buy pa sa tao na kailang tinutulungan? So, hindi po maganda bilang isang pastura kung ganun po ang kanyang ugali, ano? Mga kasangga. So, para sa akin po, kung isa kang pastura at tumutulong po tayo sa tao ay galing po sa puso. Hindi po yung tumutulong tayo na tanawin po natin na may malaking utang na loob po yung tao sa inyo. Dahil nga ang pagtulong natin ay galing po sa puso dahil isa po tayong pastor na alam po natin yung pong mga nasa ating nasasakupan po ay nangangailangan ng tulong, dapat po ay tulungan. Hindi po yung ibubuy-buy mo kung sakali man po na may hindi pagkakaunawaan. So, hindi po ito maganda bilang isang pastura. So, yun lang po ang aking masabi dito sa pastura na ito, ano? At talagang hindi po talaga maganda tingnan bilang isang pastura. Sige, tapos? Pagkatapos po nung pagsumbat niya sa akin na yon, yung kasi po namatayan po ako noon ng anak na matagal na rin po, mga siguro mga 15 years na rin po yung nagdaan. Ano po? Naghingi po ako ng tulong sa pastor namin dahil wala nga po kaming kakayanan noon. So, diyan po kayo tumingin sa camera po. Po. So ano po yun, binuibuy po yun ni pastora dahil malaki pa raw po yung utang ko sa kanya. Apo. Kaya po halos hindi ko po malaman kung bakit po ganun ang salita niya sa akin. Masasakit po na salita ang binanggit niya sa akin. Ano? Tulong po sa isang tao na namatayan, ano? At binubuibuy pa. Anong klaseng pastora ito? Hanggang sa nagtuturo na po siya sa aking mukha na halos pati po si Kip ay matamaan na po ng kamay niya. Dinuro ka? Opo. Ay, anong ginawa ng barangay? Dinuro, eh, bawal yun pagdunuro. Sinasaway naman po siya ni Kap. Kaso lang po talagang hindi po siya nakikinig doon po sa time na yon. Hanggang sa kami na po ng kapatid ko ang nag-uusap. Nakikialam pa rin po siya hanggang wala raw po akong pakialam. Dahil wala daw po akong utang na loob sa kanya. Mga... kesyo, ako ano ang tiyahin pang sinabihan na walang hindi makialam. Eh siya yung dapat na hindi makialam dahil pamilya po ito, no? At pastura lang po siya. Bakit nandyan siya? Yan po ang katanungan ng lahat, no? Kung bakit itong si pastura ngayon ay pumapil na. Hindi ba kaya ito ay masabi natin na dahil sa sinasabing nakita nga ng kanyang asawa na itong si Jubiling Galino ay nakasakay ng isang inuba at pinapatahimik din sila, ano? Grabe ito, ano? Nakakapagtaka na isang pastura na hindi kaano-ano ng pamilya ay siya pa ngayon ang matapang na magsasalita patungkol po dito sa pagsalita ni Ate Uding. Talaga grabe, ano, mga kasangga. Yung marami po siya kasing sinabi sa akin na hindi ko raw ang kapal daw po ng mukha ko, sinira ko raw po siya sa buong mundo dahil marami naman daw po siyang sa totoo po, lang hindi pa nagsalita itong si Ate Uding, itong si pastora ay sirang-sira na dahil nga doon sa kanilang mga pinalabas na nakita ng asawa niya kung si Jubiling Galino na nakasakay po ng ano, pero hindi po nila pinanindigan yung pong kanilang mga pahayag, di ba? So, doon pa lang ay sirang-sira na sila kahit na hindi pa lumabas ito si Ate Uding. Raw siyang, ano ba itong tawag? Kilala. Oo, kilala po. Malakas na po yung ipul... Influensya niya. Opo, doon po sa mga tao po kahit saan po daw siyang lugar. So, parang ako na lang po ang nagpakumbaba. Hindi na po ako umimik-imik po sa kanya dahil... Na-trauma po ako talaga sa totoo lang. Iyon ang masaklap sa atin, ano, sa ating mga Pilipino
pagka may kapit tayo, eh, mayabang na tayo. Grabe talaga ang mga tao. Pagka makapit lang, ay wala na. Parang sila nang may-ari ng mundo, no? Katulad na lang nito ni Pastura. Eh, ano nga nangyari doon sa barangay? Ano po, tinanong ko na lang po siya kung ano po yung gusto nilang mangyari sa akin ng kapatid ko. Ano po? Sorry po ah. Wawa siya. Kasi hindi talaga ako dapat umiyak eh. Sige lang, okay lang. Ilabas mo lang yung ano sa loobin ayat mo. Ayat talaga siya. Bakit, pinutol na ba? Hindi ka na ba kinikilala ng kapatid mo dahil sa paglalahad mo ng katotohanan? Ganun nga po yun. Tinanong ko po sila kung ano po yung gusto nilang mangyari. Ngayon sinabi po nung ate ko na ayusin ko na lang daw po yung pagsasalita ko, wag na raw po ako magpa-interview, so doon na lang daw po ako sa bahay. Sa ganito po na payag ni Ate Uding, no? Kung ito man po ay sinabi nga ng kanyang ate, no? Parang may mali po, no? Dito po natin napansin, parang may tinatago na po sila, no? Na ayaw po nila na mabunyag. Kaya ay pinagbawalan po itong si Ate Uding na magsasalita. Ako, bukhang umaamoy na nga, ano, mga kasangga. At saka, pinakahiya ko raw, sobra daw po sila. Sagot ko naman dun sa ate ko, bago naman ako nagsalita sa radyo, dati na silang sila. Ayun, tumbok mo rin Ate Uding. Yun nga ang sabi ko din sa isa kong ginawang reaksyon na hindi pa ito si Ate Uding lumabas. Talagang nababas na po yung pamilya Glino simula po noong biglaang pagtanggap nila dun po sa nasabing kalansay na di umano'y kay Jubling Galino. Nasa simula ay hindi po sila naniniwala dahil nga yung ibang mga bagay na natagpuan ay hindi nga kay Jubling Galino. Pero bakit ba ay biglaan po nilang tinanggap na kay Jubling Galino nga ang nasabing kalansay? Doon pa lang ay wala na sila, sirang-sira na sila. Kaya nga ang tinatalakay po ngayon ni Sir Tami Abili ay hindi na po kay Jubiling Galino nga kaso. Kung hindi ay ang kay Jubert na lang po ang pinaglaban ni Sir Tami Abili. Dahil alam po ni Sir Tami Abili na wala na rin pong kwenta kung kanya pa pong talakayin yung pong Jubiling Galino. Dahil nga tanggap na ng pamilyang Galino. Ano pang magagawa ni Sir Tami Abili na mismong pamilya ay tanggap na nila. Kaya dito ay si Leobert na ang pinaglaban ni Sir Tami Abili. At pati na rin po si Ate Uding ay para din kay Leobert yung kung paglantad niya dito, paghayag ng katotohanan. Di ba mga kasangga? Nakakapagtaka talaga itong pamilyang ito. Diba po? Marami na po sa kanilang nagbabas. So doon naman, habang nagsasalita po ako doon sa ate ko, sumisingit po si Pastora Darlene. Ay, sorry po, nabanggit ko na naman. Sige, okay. Wala naman problema. Totoo tama. Naman eh. Ano ba problema mo, Pastura? Diba? Totoo naman. Sige. Ano po, yung hanggang sa sabi nga po ni Pastura na hindi ko raw po ba siya kilala, ang lakas-lakas daw po ng loob ko na magsalita ng laban sa kanya dahil nga daw po ay hindi kilala. Marami nga po siyang tao na kilala. Ba, hindi daw po siya basta-basta. Siguro, hindi ka nga niya kilala, Pastura, pero ikaw, kilala na kita. Pa. Sa totoo lang, Pastura, kilala na kita, kaya wala kang maipagmamalaki sa akin. So dito po natin mapansin, mga kasangga, na talagang dyan sa Puerto Princesa, Palawan, ay palakasan pala. Pagka may kapit ka na malakas na impluensya, kahit ano pa ang iyong gagawin, pwede po gagawin dahil ay malakas ka. Dahil may malakas na impluensya na kinakapitan mo. Yun po ang ibig sabihin ni Pastura, di ba mga kasangga, na hindi po siya kayang panggain dahil nga ay sa kilala na siya at malakas pa ang kapit niya. Grabe naman ang yabang dito. Kung siguro kay Madam Uding, hindi ka kilala, ayun nga siguro hindi ka nga talaga kilala. Pero sa akin, kilalang-kilala na kita. Kaya, kung ayaw mong masira, at kung ayaw mong makalagkad ang pangalan mo, ilagay mo sa lugar ang sarili mo bilang Pastura. Ha?
Hindi ka karapat dapat na mamumuno sa isang reliyon yun. Kapag ganun. Sabagay, wala kang karapatang mamuno sa isang reliyon dahil babae ka. Ha? Tandaan mo, pastora. At baka naman eh, napipressure ka lang ngayon dahil ikaw ang namumuno sa pagrarali sa harapan ng Robinson. Eh paano kung lumabas ang katotohanan? Hindi kaya katakot-takot na demandang aabutin mo, pastora? Ayun. Ikaw ang namumuno nun. Kaya bumagsak ang ilan na mga negosyo sa loob ng Robinson. Tama. Yan ang kinatakutan mo siguro, kaya gusto na ninyong pangatawanan ang mali. Dahil kami, hindi kami maniniwala na yung kalansay ay kay Jubilin. Paano niyo kami mahihimok? Eh yung kumuha ng kalansay na sa akin. Oh, haya, ilalabas ko yan. Pag natin sa korte, ilalabas yan. Ngayon sasabihin ninyo kay Jubilin yan? Ay kalukuhan naman. Kaya na hindi ninyo kami mapapaniwala. Kung backgroundan lang, magbabackgroundan tayo. Nako, sabi ko nga sa inyo, ang dami ko nang hawak. Hindi ko lang po, kaya hindi ko katulad ng ibang bobong media na nilalabas kaagad ang lahat ng mga ebidensya. Ha? Ganon, tandaan mo. Kaya, pastura, alam kong nanginginig ka dahil kapag lumabas ang katotohanan, natatakot kang kasuhan ng Robinson. Yan, tama yan. Pati ang pamilyang Galieno, sabit eh, alarming skandal, napakalaki. Ginawang, naku, kalaking kapalpakang ginawa. Lalo na kapag lumutang si Jubilin. Kaya nga dapat magpapalamig yan, mga isang taon, dalawang taon, tatlong taon. Yan, ganun ang lamigan yan eh. Nalalako yun sa Cebu. Dalawang taon higit bago lumutang. O, bago lumutang, dumalo pa doon sa isang birthday party o dinakuna ng video. Kaya nga mayroong nagpatiwakal doon sa Cebu eh. Sino kaya dito magpatiwakal? Hindi, alam ko hindi siguro si Major Manalo. Sino kaya magpatiwakal? Sana may magpatiwakal. Kaya anong ginawa mo, pastura, dito kay Madam Uding? Eh, totoo ba, Madam, na pinagbawalan ka ng magsalita na kailangan? Mayroon, ang alam ko, nung pumunta ako ng barangay, nakakuha ako doon ng complaint kasama yung lagi din nagbabanggit na walang utang na loob, yung polis. Nga, policewoman na doon na nagjo-duty sa kanila. Matindi kayo gumawa ng accomplishment, ha? Sino man yung CEO mo? Inassign ka na, doon ka na nagjo-duty sa kanila, ha? Masilip lang kita. Sige ka. Nako, wala pa naman trabaho ata, mister mo. Baka, nako, dildil asin ka. Totoo po ba na pinagbabawalan ka na po na magsalita dito sa amin para ano, at may sinabihan na doon ka na lang magpa-interview sa bandera? Yung time po na yan, yung tinanong ko po si pastora kung ano po yung dapat kong gawin para hindi na po siya sa akin magalit, at yung kapatid ko nga po, ang sabi po niya sa akin, kaya ko raw po bang bawiin yung mga pinagsasabi ko po dito sa radyo po ninyo, sir. Kaso, pinanindigan ko po yun yung mga sinabi ko na yun sa kanya, kaya sumagot po yung ate ko na basta daw po yung kaso ni Liubert, ay yun na daw po talaga yung suspect nila. Pero sinabihan ko po yung ate ko na pinaninindigan ko po yung sinabi ko doon po sa radyo. Kaya po ang pinunta ko po rito ay hindi po testigo doon po kay Jubilin dahil wala naman po akong alam doon. Ang sa akin lang po, dito po ako kay Leobert. Okay, tayo nyo na. Malinaw ha, ang ipinaglalaban ko rin dito hindi kay Jubilin, kay Leobert. Biktima kasi siya. Ganun din sa tiyahin niya. Ang tiyahin niya nagsasabi na ang kanyang pinatinititistiguhan, sinabi ang katotohanan ay para kay Hubert, hindi po sa Jubilin. Ganun kami, pero yung mga makikita... So, ayan ano, mga kasangga. So, tama po ang sabi nila ni Sir Tami Abili at ni Ati Uding na ito pong pinaglaban po nila ay patungkol na po kay Hubert. At kahit man po tayo na mga sumusuporta nga dito, ay kay Hubert din po tayo sumusuporta. Dahil nga ay nakikita po natin na si Leobert ay parang nagamit lamang at nais po natin na lumabas po yung katotohanan. At kung sakali man na si Leobert talaga yung pong gumawa nung krimen, ay siyempre ay pagdusahan din po yan ni Leobert. Pero ang nais po natin lahat na malaman at lalabas yung totoo na
sa larin. At alam po natin na kung sakali man na si Liobert nga yung gumawa ay hindi po kaya ni Liobert mag-isa yun. May mga tao po na nasa likod ni Liobert. Nudi ba? Pero para sa akin ay inosente nga si Liobert dito. At alam ko po na marami po tayo na naniwala ng ganun. At para kay Ate Udeng, sana po ay huwag ka pong bibitaw. Pero actually, sinabi na ni Ate Udeng na ipaglaban din po niya ito pong kanyang mga binitiwan pong salita. So, salamatin po tayo na may isang tiyahin na nakaintindi sa pagdudusa ni Liobert ngayon. Dahil kawawa po talaga si Liobert ngayon. Dahil siya po ang pinagdiinan po. Kahit man po doon po sa pinalabas po ng isang kilalang TV station na yung investigador, mas lalo pa nilang diniin doon si Liobert sa kanilang pinalabas. Ano? Akala ko ba ay sila po ay gagawa ng tamang investigasyon at lalabas po yung katotohanan. Pero hindi pala sila nag-imbestiga. Kung hindi ay kung ano man po yung kung mga negative na laban kay Liobert, yun po ang kanilang pinalabas. O diba mga kasangga sa nakapanood po? So hanggang dito lang po muna ang inyong balingkod at maraming salamat muli sa patuloy na pagsuporta. At ulitin ko po, paki-like na rin ang ating video at sa mga di pa po nakasubscribe, paki-subscribe po at hit ang notification bell para palagi po ma-update sa mga gagawin ko pang mga video. At see you po sa next video ko. God bless. Follow us.